Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome naman po sa ating YouTube channel, Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventure. So for today's video, ating pong pag-uusapan yung mga gamot po sa mga bacterial infection po sa ating mga alagang baboy. So kung kayo po ay mahilig po sa pag-alaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pang-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventure. So ngayong umaga, andito naman tayo sa ating baboyan. Kakatapos na po natin nagpapakain sa ating mga alagang baboy. At di na muna natin sila pinaliguan kasi po maulan nito ngayon. Medyo maginaw yung panahon. Nilinisan lang natin yung kanilang kulungan. And then, ito po sa kabila, ayan. Ganun din. Tapos sa pinong kumain. At saka ngayon po, ayan. Umiinom po sila ng tubig. Mas importante talaga, meron po kayong ayan, yung tinatawag na auto drinker. Para pag gustong uminom yung mga inahing baboy natin, ay automatic po silang makakuha po ng tubig. So, ayan po. So, ayan. So, ngayong umaga po, ating po pag-uusapan yung isa naman pong katanungan ng ating kaibigan na yung kanya daong inahing baboy pagkatapos ng anak ay para daong matamlay, ayaw kumain, at saka palagi lang po nakahiga doon po sa sahig. So, ang tanong po niya ay ano ba daong dapat ibigay sa mga inahing baboy pagkatapos po sila ay manganak. So, ngayon po, yung pagpapanganak ng ating mga inahing baboy, minsan kasi may mga panahon na medyo matagal po yung interval ng kanilang paglilabor. Kasi dapat ang ano po, ang standard talaga ng interval ng paglilabor o ng ating inahing baboy between piglets ay nasa 15 to 20 minutes per piglet. So example po, halimbawa, lumabas na po yung unang piglet, yung unang biik. After 15 to 20 minutes maximum time, dapat po may labas naman yung susunod na biik. Then, after that one, 15 to 20 minutes, lalabas naman din yung kasunod na biik. So, in short po, every piglet ay mayroon po silang interval na 20 to 15 minutes per piglets pagkalabas po doon sa kanilang mama pig. So, minsan, yung ating mga inahing baboy, medyo matagal yung paglilabor nila o matagal may labas yung mga biik nila. Ang ginagawa po ng iba nating mga kahag raisers dyan ay kailan pong dinudukot po yung puwerta ng ating inahing baboy. Ito po. Ayan. Pinapasok po na yung kamay dito at saka dinudukot yung ibang biik doon po sa loob ng tiyan ng kailang mama pig. Kasi po, kapag di nyo po yan dinudukot, baka mamatayan o kaya mahihirapan mailabas ng kanilang mama pig. Kaya dapat yan ay, ang solusyon ng iba dyan ay dudukutin talaga. O kaya naman, yung iba, nag-inject po sila ng oxytocin. Marami po tayong mga brand ng oxytocin para po mailabas, para mayroon pong mga tinatawag na voluntary contraction yung matres ng ating inahing baboy para mailabas talaga yung biik doon sa loob ng kanyang tiyan. So ngayon po, kapag yung inahing baboy nyo po pagkatapos ng anak matamlay, parang palagi nakahiga at saka wala pong appetite sa pagkain, so ang dapat dyan pagkatapos mga anak talaga yung ating inahing baboy ay dapat po nating turukan ng ito. Ayan. Ito po'y ruby pin strip. Ito pong ruby pin strip na to, ito po'y isang epektibo po siya sa mga gram positive at saka gram negative bacteria po sa ating mga alagang baboy. So, any cause of infection po ng mga bacteria, epektibo po itong ruby pin strip. Ayan. Itong ruby pin strip na to, disclaimer lang po,
di pa ako nag-advertise ng gamot nito, kundi talagang epektibo po siya para matulungan nating makarecover yung ating mga inaheng baboy doon po sa bacterial infection po doon sa kanila. So, pagkatapos sa sila yung mga anak, lalong-lalo na po na kapag yung ating mga inahen po ay dinudukot natin yung mga biik doon sa loob ng kanilang tiyan, pagkatapos mga anak, kinabukasan po, dapat po kayong magbigay ng ruby pin strip para after kayong magbigay ng ruby pin strip, tingnan nyo yung puwerta ng ating inaheng baboy. Marami po yung lalabas na mga parang kulay puti. Kung tawagin sa English ay pas, o dito sa amin sa Bisaya ay nana. So lalabas po yan, marami po yan. Kasi po, ang effect po ng gamot na ruby pin strip ay para mailabas yung mga bacterial infection doon sa loob ng matris ng ating inaheng baboy. Kaya mayroon pong nana sa loob kasi mayroon na pong bacterial infection. Kaya pansinin nyo po, pagkatapos nyo pong magbigay ng ruby pin strip sa ating mga inaheng baboy, kinabukasan po, mayroon na pong lalabas dyan sa puwerta nila na mga kulay puti. Marami po yan. Hanggang sa mailabas niya lahat, at saka magka-recover yung ating inaheng baboy, at ano po sila, mabalik na po sa normal yung kanilang gana sa pagkain, sila po ay tumatayo na, at saka sila po ay nagpapadidi na sa kailang mga inaheng baboy. So after mga anak, safe na po tayong magbigay ng antibiotics sa ating mga inaheng baboy kasi nailabas na po yung mga biik. At saka yung antibiotic naman po ay hindi naman po siya contraindicated doon po sa mga inaheng baboy na nagpapadidi natin. So yan, yan po yung tamang gawin nyo kung mayroon pong mga bacterial infection po doon po sa inyong mga alagang baboy. O kahit ano po, o kahit hindi naman buntis, o kahit hindi bagong panganak, basta mayroon sa isang mayroong sign of infection yung inaheng baboy nyo, may discharges sa kaniyang puwerta, kahit hindi buntis, pero mayroong discharges na mga puti-puti, parang mabaho, saka parang pas o nana, so dyan po, magbigay din kayo ng ruby pin strip. Kasi yung ruby pin strip, epektibo talaga yan sa lahat ng mga klaseng gram positive at saka gram negative bacterial infection po sa ating mga alaga. At minsan po, yung ruby pin strip din po ay ibinibigay din yan sa ating mga alaga, lalong-lalo na po kapag mayroon pong ubo at saka sipon yung ating mga alagang baboy. Kasi minsan po, yung ubo at saka sipon, di lang siya simpleng ubo, may ubo talaga na cause po ng bakterya. So kaya, epektibo din natin bigyan yung iturok sa kanya yung ruby pin strip. So paano ba gamitin ang ruby pin strip? Isang ano yan, isang vial. Sa isang vial, mayroon siyang kasamang 10 ml na distilled water. Yung distilled water, yan po yung pang dilute doon po sa powder na ruby pin strip. Yung laman ng distilled water ay 10 ml. Pero ang i-dilute natin ay 6 ml lang. So sa 6 ml, yun po yung ating kukunin doon sa diluent at saka ilagay natin doon sa loob ng powder at i-mix natin at saka atin pong paghaluin. So para hindi po kayo malito, tingnan nyo lang yung instruction po doon sa label ng gamot ng ruby pin strip kung paano po siya haluin at saka i-dilute. So yan po mga kaibigan, so yan po yung vlog natin ngayon. Kung kayo po yung mahilig po sa pag-alaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pang-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventure. Hanggang dito na lang po. Happy farming po, mga kaibigan. See you next time. Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye.